nasa studio po natin si Hazel Trinidad, Attorney Garrett and Attorney Dan, at humihingi sila ng tulong upang malaman po ang update sa kasong pamamaril sa kanyang pulis na asawa. Nangyari po ang insidente noong September 25 last year at kapwa pulis din daw po ang nakabaril dito, Attorney. Ma'am, magandang hapon po and first of all, our condolences po sa biglang pagkawala ng inyong asawang isang marangal na police officer, no? Ang pagkakaalam ko po, at baka pwede niyo pong ikwento sa amin ng mas mahaba, is kapwa police po. Yes po. Ang nakabaril po dito. Yes po, kumpare pa po namin siya. Kumpare pa po. Yes po. Pakikwento nga po ang inyong pagkakaalam, ang personal knowledge niyo tungkol dito sa pangyayaring ito, ma'am. Actually po, nung September 25, nagpaalam sa akin yung asawa ko na in-invite po siya nung kumpare namin na pumunta dun sa bahay nila. Mm-hmm. Para Sino po yung kumpare niya? Si PMSG Amando Gonzalez po. Yung pong nirereklamo niya? Yes po. Tapos po, nagpaalam po sa akin yung mister ko na pupunta po siya dun sa birthday. Then, pinayagan ko po kasi since kumpare naman po namin. Then, lagi din naman po pumupunta yun sa bahay namin. So after po nun, since naiwan po ng asawa ko yung cellphone niya, 9:38 AM po, nag-message po si Amando Gonzalez dun sa asawa ko na pagpasensyahan na daw po niya yung bayaw niya na medyo mayabang. May pagkamayabang daw po. So that time po pala, morning pa lang, meron na pong nangyayaring hindi magandang usapin nung inuman na yun, na nagiinom sila. Yung bayaw po ba, police din? Hindi po, civilian po civilian. Siya. Opo. Nalaman niyo po na baril itong si inyong asawa, paano po? Sino pong tumawag sa inyo? Actually, sir, nabaril yung asawa ko is 2:40 PM ng hapon. Okay. So, na-inform po ako ng police, 7:09 na po ng gabi. So, masyado na pong late. And at the time, buhay pa po ang inyong asawa? Hindi na po, patay na po. Nadala pa po sa hospital? Yes po. Actually po, ang sabi po sa akin ng doktor, pagkadating ko po ng hospital, ano daw po nangyari, bakit daw po yung 1 hour and 54 minutes na hindi na agad na itakbo yung asawa ko sa hospital? Yes, correct po. Na may tendency pa po sanang mabuhay siya since dapat po pupulsahan siya ng barangay Tanod, pinigilan po siya nung PS16 na nagresponde na wag daw pong galawin. Since protocol naman po dapat na pwede naman pong pulsuhan, di ba po? Sa crime scene, pwede naman pulsahan para makita nila kung gumagalaw pa o umihinga pa. May ano pa, may tendency pang mabuhay. Hindi po tinakbo agad sa hospital? Wala po. 1 hour and 54 minutes pa siya bago na itakbo. Sa mga kasama niya po doon nung nabaril, wala po. Hinayaan po siya? Nakatingin lang po sa kanila. Okay. Kasi yun po no, yung pagkabaril kaya ko po ito tinatanong, it's not just out of my morbid curiosity. Pero makakatulong po kasi ito mag-establish yung tinatawag nating intent to kill. Yes po. Kung hindi kasi sinadyang patayin ng bumaril sa kanya, opo, ang kanyang nabaril, I would imagine itatakbo niya at least sa hospital. Yes po. Kasi po yung si Amando Gonzalez po, ang sabi po kasi nabaril din po. So naitakbo po siya sa hospital during that time. So ang inaano ko po doon, ang pinipinpoint ko po doon, bakit hindi po sinabay yung asawa ko? Sino raw ang bumaril sa kanila? Yun po ang hindi namin alam. Yung firearm po ng inyong asawa, nakuha, na-recover niyo po? Nasa bahay po. Ah, hindi so niya wala, po dala? Wala po siyang dalang baril. Okay. Tapos ano ang pagkakasabi sa inyo, yung una niyo nakuha yung balita o impormasyon na yung asawa ninyo ay nabaril? Actually, sir, ay attorney, nung ano po, tinext nila ako, ang sabi lang po sa akin, ispuntahan ko po yung asawa ko sa Commonwealth Hospital. Opo. During that time po, nagtanong ako kung buhay pa po ba yung asawa ko. Ang sabi lang po sa akin nung sespo nila is, puntahan nyo na lang. Pagdating sige ko po sa hospital, kinausap po agad ako ng doktor, ang tanong po sa akin is bakit hindi man lang naitakbo agad yung asawa mo ng 1 hour and 54 minutes. Bakit siya tumagal ng ganun? Anong paliwanag? Meron ba nagpaliwanag sa iyo kung bakit natagalan ang pagpadadala sa hospital? Actually po, nagbigay hospital po ng statement yung anak ng ni Amando Gonzalez. Oo. Anong ang nilalaman niya, ng state? Hindi daw po siya pinalabas ni Pumar, yung prime suspect din po. Dahil daw po, baka daw po
ano, buhay pa, ganun. Sabi niya, hayaan mo na yan, ganun. Hayaan mo na yan. So talaga, intentionally, gusto talaga nila mamatay yung asawa ko. Yun po yung nangyari doon. Kasi willing naman siguro silang dalin sa ospital yung bata kasi kilala naman niya kung gano'ng kabait yung asawa ko eh. Ma'am, nasabi niya po na nabalistics na itong balang na yes, recover po sa inyong asawa. At kaninong baril po nang galing? Itong wala po, hindi po namin alam kung kaninong baril. Untraceable. So yes, definitely, po, hindi kanya wala dahil wala ang kanyang firearm doon. At hindi rin service firearm ni Amando. Amando Gonzalez. Hindi rin po. Wala bang nakapagsabi o nakapagkwento sa iyo o dun sa mga investigation report na pag-alaman na nung oras na siya ay nabarel, sino-sino na nandoon? Na-determine na ba? Marami po sila. Marami sila. Halos puro kamag-anak po niya. Okay. Ito pong si Ronnie Fumar, ma'am. Bayaw po yan. Ito po yung mayabang na bayaw na yes, sinasabi. Yes, opo. Na pinipinpoint niya po dun sa message kasi niya. Kasi according po dito sa documents pa, no? Itong si Ronnie Fumar ay under custody while itong si Master Sergeant Amando is injured and confined at the same hospital. Mm-hmm. So mukhang ang suspect po nila dito for the murder is Ronnie Fumar. Ronnie Fumar, oo. Hanggang ngayon ba nakakulong pa? Actually po, ang balita namin nakalaya na po sila eh. Nakapag-bail na po. Ah, nakapag-bail na. So na-file na po ng kaso? Criminal case. Actually po sir, ay attorney ang nag-file po talaga automatic is yung IAS. Ah, nag-file na ang IAS? Opo. Oo. Ma'am, ang inyong pagkasabi, ang inyong nirereklamo si Police Master Sergeant Amando. Tingin niyo po, ano ang liability dito ni Master Sergeant Amando? Kasi attorney, since inimbita niya yung asawa ko, nasa loob ng pamamahay niya, siya lang talaga yung makakapagsabi kung ano talaga yung totoong nangyari. Gusto lang namin mabigyan ng ustisya yung asawa ko kasi okay, wala kaming witness na pwedeng magsabi so, kung ano talaga yung nangyari. Hindi naman po sa kagustuhan nating makasuhan si Amando, ngunit gusto nating mag-cooperate si Amando sa atin. Opo. Makakausap kaya natin si... Nakapag-recover na ba si Police Master Sergeant Amando Gonzalez? Wala po kasi kaming balita talaga, attorney. Pero dapat po nakasuhan talaga, ba siya? Nakakasuhan po siya ng homicide pero kulang po yan, dapat murder. Dahil correct, namatay po yung asawa ko. Saka attorney, din po, meron din po akong concern kasi po yung mga nag-responde na police sa PS16, gusto rin po namin malaman kung bakit po hindi man lang nila sinugod yung asawa ko sa ospital. Yun ang gusto nyo malaman, maimbestigan, yes, ba't nagtagal? Opo, tsaka po attorney, kasi based po kasi dun sa CCTV na na-recover namin dun sa Lagro, 240 may nag-responde na. Pero nung humingi po kami ng blotter record, nagbura po sila. So ibig sabihin, hindi po nagtutugma yung oras na sinasabi nilang nandun na sila dun sa crime scene, then dun sa CCTV na nakita namin. Meron ka nasabi na nagsagawa ng investigasyon yes, yung po. IAS. Yes, alam mo yung IAS, ang concern nila o ang mandato sa kanila ay yung administrative aspect. Yes, alam mo na ba kung anong resulta ng investigasyon nila? Actually, attorney, wala po silang binigay sa amin na update regarding dun sa kung may decision na po ba yung kaso. So, pinaila ng administrative yes, case po. Si, itong si Amando Gonzalez. Tapos po, attorney, pumunta po ako dun sa office nila para humingi ng update regarding dun sa decision kung pwede po ba akong makakuha ng copy nung decision. Ang sabi po nila sa amin, wala na daw po sa kanila yung papel. Nasa regional, na daw po, internal affairs ng NCRPO. Pumunta ka naman doon? Pumunta naman po ako doon. Pagkapunta ko po doon, nasa disciplinary office na daw po. Okay, pumunta ka naman sa disciplinary office. Kaso po, si disciplinary office po, hindi po sila makakapagbigay ng decision kasi wala pa daw po sa kanila yung papel. Wala pa daw pong binibigay na galing sa RIAS. So parang, ang nasa isip ko po doon, nagtuturoan sila. Hmm. Parang nagkakaroon po ng takipan kung ano ba talaga yung balak nila sa sige case. Okay. Ang agam-agam mo, yung siyempre, na parang pinaiikot-ikot ka. Yes po. Oo. Opo. Parang nagkakaroon po kasi ng bias doon sa kaso. Meron lang akong mga curious na nakita dito, no? Opo. Dito sa postmortem reports. Nabasa ko kanina no, na eto, meron ako dito dalawang chemistry report galing sa PNP Crime yes, Lab. Po. Mukhang may positive sa gunpowder nitrate si Sir
Jonas Trinidad. Yes, Jonas. Yun nga po, attorney. Question din po namin yan. Kasi po, si para-pin test po na ginawa nila sa asawa ko is September 25. Patay na po siya. Tama po. Mm-hmm. Then yung mga kasama mga niya po, kasama is September niya. 26 lang po na para-pin. So, ibig sabihin, expired na po. May tendency na may nagawa na sila. Yes, or, itong mga kasama niya, negative kasi po. Kasi 30 to 45 minutes lang po ang validated ng para-pin test. Itong sila, positive. Positive po kasi. Sino raw ang nakatama? Meron bang statement kasi, si Armando Gonzales? Wala po. Hindi siya nag-issue ng statement? Hindi po. Kasi po, ang ano po nila sa amin, ang sinasabi po nila sa amin, keso ganito, hindi pa nagpapadalaw yung doktor, bawal pa. So, hindi na po kami namilit. Wala siyang statement kung sino yung nakabaril sa kanya? Hindi po namin nabasa kung ano yung statement. According dun po sa report, no, si Sir Jonas was hit sa parapubic area, which is yung belt line po, pati sa kanyang right thigh. Mm-hmm. So, technically, hindi siya instant kill wounds. No? Bleed out wounds ang tawag dyan, yes, which means you die due to bleeding out dahil may tatamaan arterial line sa belt. Na loss of blood po siya. Yes. Yun hindi yung kaya inayos muna nila yung crime scene. Yes, sinet po. Up yun na. Din po. Kasi ang daming katanungan siya. Dito yes, eh. Kahit po kami, kahit naman po siguro grade 6, maiintindihan yung ano eh. Nung iniimbestigahan niya, ano, ng IAS, meron kaya, sino-sino kaya mga witness na pinagbasihan nila? Actually, attorney, bago po nag-imbestiga si IAS, nauna po muna mag-imbestiga ang PS-16. PS-16, yes. Oo. After po ni PS-16, sumunod na po si Crime Investigation, si Sido ng Karingal, UCPD. Okay. Hindi po nila kami mabigyan ng tamang sagot dun sa tinatanong namin sa kanila. Oo nga. Samantalang yung asawa ko po, kahit patay na, pinilit nilang iparapintes. Tapos pinalabas nila ang residue. Opo. Sa naman po kayo nakakita, attorney, na yung asawa ko yung namatay tapos siya pa yung suspect. Since wala lang po magsasalita sa side, para sa side ng asawa ko, ganun na po yung naging resulta. Ito pa po, no, ma'am, sa inyong pagkakaalam, walang ibang firearm? Yes po, wala po talaga. Yung duty firearm niya? Yes lang po. And ang kanyang duty firearm ay Beretta. Na-turn in ko na po. Na-turn in, yes, na dito po sa... Pati po yung best niya, kasi po yun ang protocol. Tapos, sa ito pa po, pa, lahat ng basyo na nahanap sa crime scene, 45. Yes. 45. Mm-hmm. Ang Beretta, 9mm po yan. Oo nga. So, impossible yung talaga. Yung service firearm ng asawa mo, na-turn in ko na po, naibalik ano, po. Ano ba ang service firearm? Beretta po. Beretta. Yes po. Tapos lahat na nasa crime scene, 45 po. Na-recover ba yung baril? Basyo lang ang yes, na-recover, di ba? Yes po, ano na po, nasa Sido na po yun. Kanino raw yung baril yun? Na-determine na ba? Kung may kanino? Pangalan daw po na lumabas pero wala pa po kaming copy nung baril. Okay. Kung kanino po yung mamayari. Ito po ano, nag-decline na for interview ang spokesperson ng PNP. We respect. Okay, respetuhin po natin yung pag-ayaw niya. Decline. Some matters lang dito, just because nag-positive ka po sa paraffin does not mean that you fired the gun. Yes. It is also possible na malapit ang kamay niya sa barrel nung siya ay nabarrel. Yes po. In fact, naniniwala ako na na-deflect nga yung barrel kasi sa bewang niya tumama. Yes po. Ngayon, I was checking at the post-mortem, walang observation sa fingers niya. Yes. Kasi there might be finger burns. If there are finger burns, then you attempted to cover the barrel of the gun nung pumotok, yung gases ng baril na paso ka. Paraffin test positive, matic. Baka ganun po, no? But again, speculative. Very speculative po ang sinasabi ko. What is sure is that your husband, si Jonas Trinidad, did not fire a shot para sa akin. Very questionable for him to fire a shot dahil, one, he did not come with a firearm. Two, kahit may paraffin siya, it might have resulted nga sa paghawak niya ng barrel, yes, due to the deflection ng bala sa kanya. And number three, lahat ng kasama niya ata may dalang bakal at the time na nagiinuman sila. Hindi niya maagawan yung isa nang hindi siya nadadali ng isa pa. Meron ka nabanggit kanina yung CCTV. Mm-hmm. Yung CCTV to saan to? Sa inuman? Yung buong street po nung Lagro, yung pinangyarihan po nung insidente. Oo. Pero po kasi... Doon sa actual? Doon po sa actual, na wala po kasi naka-close po yung gate during na nagkaroon na po ng incident. 2:40 hapon. Pero po, attorney, base po doon sa mga statement ng kapitbahay na dalawang
klase ng putok ng baril daw po yung narinig nila. So, ibig sabihin, dalawang baril yung ginamit. Pero, doon po sa crime scene, 45 lang po talaga yung lumalabas. Si, ano, hindi talaga nagbigay ng, si Master Sergeant Armando Gonzalez? Wala pa po kami nakikitang, ano niya. Statement niya. Katakataka naman, ano. Yes, dahil po. Sinasabi niya na nabaril din siya. Hindi naman siya nag-file ng complaint kung sino man yung bumaril sa kanya? Wala laban po. Laban doon? Wala po. Ano raw? Paano raw siya nabaril? Wala siyang kinikwento? Wala po. Talaga wala talagang inisyo na statement? Wala po. Magic bullet. Tsaka kung talaga pong may bumaril sa kanya, dapat po patay na siya sa dami ng tama niya. Oo. Oh, ang kinakataka doon, o pagpalagay na natin na hindi sila yung pumatay, hindi yung si Pumar, di ba? Oo. Okay. Oh. E di sana meron man lang sila nasabi na may nagdaan dito, may bumaril. Considering na kaibigan nila yun, yes, kainuman nila, imposible naman ano? Opo. Kaya dapat may makausap tayo eh, kaso wala tayong makausap. Lumapit po kayo dito for an update. Yes po. Sa nangyayaring yes, kaso. Dapat po ang makausap natin dito is yung Internal Affairs Service. Yes. Along with, kung sila po ang nag-file, no, doon sa prosecutor's office for the crime of homicide against Mr. Fumar, sila rin po may hawak ng dokumento at detalye dito. Yes po. Since wala pong gusto makipag-usap sa amin ngayon with the Internal Affairs Service, of course, no, may history na po kami with Internal Affairs. Gagawa pa rin po kami ng follow-up po rito. Titingnan po namin, aaralin po namin yung mga dokumento na ipinakita nyo sa amin dito. Yes, at titingnan namin kung paano maumpisahan yan ang pagbigay ng tulong sa inyo. Ito po ang gagawin namin, ma'am. One of our staff will go with you sa IAS. Kung pwede pong mag-recover ng dokumento. Yes po. Doon. Total, kayo naman ang private complainant. Yes, you have po. Full reason to receive a copy of your complaint affidavit. Si Lieutenant Colonel Mark Ballesteros. Colonel Ballesteros, magandang hapon po. Ay, magandang hapon po, sir. Ma'am Hazel, magandang hapon po. Magandang salamat. Ay, maraming salamat po, Colonel. Lieutenant Colonel Ballesteros, meron daw po kayong update sa amin regarding sa kaso po dito sa pagkamatay ni Police Sergeant Jonas Trinidad. Ganito po, sir. Katatapos ko lang yung tumawag kanina sa investigador ng SIDO. Yes. For arraignment daw po si Police Master Sergeant Gonzalez sa February 2, 2023. For arraignment po doon sa regarding po dyan sa ano. Homicide, sir. Nangyari yan, gumawa kami kaagad ng recommendation na makasuhan siya ng administratibong kaso, which is grave misconduct. Yung nga, kaya nakarating na ho sa IAS ngayon. Yes, sir. Ito pong kasama nila, sir, si Mr. Fumar. Co-accused ba po siya doon sa kaso natin na homicide? Yun po ang according sa investigation po ng SIDO. Okay. Yun po nakalagay. Okay. That's well and good for us, sir. No? Pero gusto po kasi ng update ng asawa po ni Yumaong si Police Staff Sergeant Jonas Trinidad ng updates. Siguro po, we'll give you her number, makipag-coordinate po kayo or maybe give her somebody or bibigyan namin siya ng somebody from IAS na makatulong po sa kaso, yes, sir. Actually, sir, I will call her immediately after this, ma'am, after this interview kasi actually, after po na nangyari yan, as a matter of procedure po, kasi tao ko silang dalawa, yung nga, may nangyari kay the late Trinidad, kami po yung nag-process ng ano, ibang mga dokumento niya para sa makakuha niya from yes, dun sa internment hanggang sa living, yun po. And meron po akong dinesignate na survivor PNCO sa kanya para sa ganun, maalalayan po siya dun sa mapag-follow up ng mga makukuha po ni Sarento Trinidad. Maraming salamat. After po nito, tatawagan ko si Ma'am Hazel. Lieutenant Colonel. Aho, matanong ko lang po, asan na po si Police Master Sergeant Armando Gonzalez ngayon po? As a matter of procedure, nasa station na holding unit po siya ngayon kasi meron ng isang kaso, wala siyang designation. And yung nga, di ba mayroon na tamahan din siya. Bali, from time to time, chinecheck naman po namin siya kasi nagpapagaling. And rin-recommend na rin po namin siya na ma-reassign sa DP House kasi kapag may kaso talaga, rin-recommend na ma-assign sa DP House po. Opo. As of now, totoo po ba yun o malinaw na hanggang ngayon wala pa siyang ini-issuing statement? Kahit na hindi doon sa pagbaril o doon sa pagpatay kay doon sa biktima no na si Police Sergeant Trinidad ano tungkol puro sa pagbaril naman sa kanya, di pa rin ho ba siya nag-issue ng statement kung sino ang nakabaril sa kanya? Sa ngayon po wala pong nakakabot sa amin pero during the investigation nag-execute naman po yata siya. Nag-execute po siya ng affidavit. Meron pong affidavit? Hindi ko lang sure kung affidavit pero during the inimbestigahan ho rin ko silang ano yan ng Station 16 sa Kasido. Oh. So, unang nag-investiga dyan, sir, is yung Station 16. Then,
ang prosedyo kasi kapag mayroon nung namamatay, pag may namatay ho, yung si Duna ho ng karinga lang nagte-take over. So, malamang during the investigation, nakuha ng si Duna yung statement nila tungkol dyan. Nagtataka po ako rito, kung kinukonsider niya na biktima siya, dapat po niya nagbigay siya ng statement para naman mapailan ng kaso yung nakabaril sa kanya. Opo. Hindi bali opo. Po, makikihingi na lang po kami ng kopya kung ano man merong statement. Ito si Police Master Sergeant Armando Gonzales po, ano? Yes, sir. Sir, pag meron siyang lumabas na statement, we will inform you immediately. I will inform you si Ma'am Hazel about that matter. Opo. And yung nga po, kung naka-ready lang naman po ang Station 3, anytime, any place, kung ano po yung pwede pa namin may tulong kay Ma'am Hazel aside from dun sa pag-process ma'am ng dokumento and kung ano pa po, kung ano po, mag-nagintay yes, lang ma'am ko. Wala na mag-uwi mamaya, tatawagan ko si Ma'am Hazel po mamaya after this interview yes, po. Yes sir, at asahan nyo po na magpa-follow up po kami, ano? At, yes sir. Pakitulungan na lang po kami kasi interesado ho talaga kami na matulungan ito si Ma'am Hazel Trinidad tungkol ho doon sa pagkamatay ng asawa niya. Considering yes, na kapwa pulis niya yung mga parang involved doon. Kaya anyway, very peculiar po itong kaso na ito eh. Opo. Anyway sir, naka-ready na ho yung mobile ko sir. Papasundo ko si Ma'am Hazel dyan sa TV station nyo para maalalayan po siya. And yung nga, aside from telephone call, I will talk to her personally and assist kung anong pwede pong maisis sa kanya ma'am. Thank you very much. Colonel Mark. No, okay lang ba na ngayon pala magpaalam na po ako, magpapasama po ako ng isang reporter para lang po makover yung mangyayari pong pag-uusap, sir? Sige po. Masamahan po namin ng reporter para maalalayan po. Sige po, wala pong problema. Okay. Maraming salamat po, Lieutenant Colonel. Magpapasalamat rin po ko, sir. Maraming po salaan po ng, sa larangan po ng pamamayag. Nagpapasalamat po kami sa programa nyo kasi nung, kung hindi rin po dahil sa inyo, hindi rin po namin malalaman kung ano po opo yung mga problema sa aming organization. Maraming salamat po sa pagpapaala. Mabuhay po kayo. Police Lieutenant Colonel Ballesteros. Opo, maraming salamat opo. Din po sa inyo. Sige po, sir. Sige po. Pasasamahan ka namin ng reporter. Yes, ito po lang ang billing ko sa iyo. Opo. Huwag kang pipirma. Kahit sa supot ng pandesal, huwag kang pipirma. Kahit tissue paper. Na hindi namin alam o kung sino man. Ha? Yes, okay, sige. Ito pa po no, ma'am. Ang sa akin, ililinaw ko lang. Yes po. The same way na naniniwala kung may bumaril po sa asawa ninyo. I think si Master Sergeant Armando Gonzales is in the best position to tell us kung ano ba talaga nangyari doon. Yes po. Sana makonsider nga po ng prosecution. Maybe he's not the most guilty. Baka i-eject siya to be a witness. Ang gusto ko malaman eh. Walang ang gusto ko malaman dito eh. Nabaril siya. Sa lahat ng taong nabaril, pulis pa siya, di ba? Yes po. Yung pulis, may makanti mo lang yan, babarilin ka rin. Yes po. Pero dito, sinatinamaan ha. Wala reklamo. Okay lang, pagaling lang ako. Yun nga din po pinagtataka namin, attorney. Doon sa dami ng tama niya, hindi siya napuruhan. Yun na nga. Mayroon siyang dibdib. Di ba kaya self-inflicted? Pwede. Maraming kulay ito, ma'am. Sa amin kasi, attorney, ang naisip din namin, baka nagbaril lang din siya eh. Sa sarili niya. Yes po. To cover up na ano, pero nalaman niya. Para masabi lang na may nangyari. Kaya dapat magkaroon ng masusing investigasyon. Yes po. At mabuti naman, katulad ng sinabi ni Colonel, ni Lieutenant Colonel Ballesteros, mabuti na parating daw natin sa kanila ang reklamo mo. Yes po. So at least magkakaroon ng konting linaw ito. No? At hindi na lang yung maibabaon. Opo. At hindi mag-result sa yun sa tinatawag natin. Cover hindi up. Naman ako nagbibintang. Cover up. Yes. Diba? Sige, maraming salamat. Thank you po. Ma'am, hintayin niyo po yung mobile po sa inyo ng Police Station 3 QCPD. Yes. Pati po yung attached na reporter namin sa inyo. Kung kailangan niyo po tumawag ng abogado, bibigay po ng staff namin yung cellphone nila para makakontakt po kayo. Again, nakikiraman po kami ha. Nakikiraman po kami. And wag po kayong pipirma ng kahit ano nang wala pong paalam sa amin. Uh-huh. Kaya yun, maperwisyo pong kaso.